For today's video guys, ayan, naisipan ko guys na sundan yung asawa ko sa pagpasok sa kanyang trabaho guys. Ayan, hindi niya alam na ako ay nakasunod sa kanya simula bahay. Ayan nga guys, ayan, medyo naantig ang puso ni Ate Gracia guys. Kasi yung asawa ko pala ay naglalakad. Hindi pala siya nagta-tricycle guys. Yung tricycle kasi dito guys ay 40 ang bayad. Ayan, habang ano, hindi niya alam na nakasunod ako sa kanya. Ayan nga guys, sinusundan ko siya. Kasi naikwento niya sa akin guys, hindi daw ganun kalayo yung trabaho niya. Hindi daw ganun kalayo. Ayan. Nilalakad niya nga lang pala talaga to guys. Grabe, ang layo, hingal. Hingal din ako guys kasi hindi ako pwedeng sumakay dahil sinusundan ko nga siya guys. Ayan, Gracia Tindugan channel guys. Asawa ng welder. Ayan, medyo malayo-layo yung lakarin. Sabi niya hindi daw malayo guys, pero ito, hinihingal na nga ako guys. Hingal na hingal. Pero dahil naumpisahan ko na at naisipan kong igawang content yung ano, yung pagpasok ng asawa ko sa kanyang trabaho guys. Ayan, karirin natin to guys. Samahan nyo ako guys na siya ay sundan hanggang sa kanyang trabaho. Dito nga lang pala to guys sa Las Piñas. Yung pagiging welder guys ay napakahirap. Napakahirap. Isa pa, yun nga lagi sinasabi niya na pag isa kang welder, ang unang nanganganib sa iyo ay ang iyong mata. Oh, yan nga guys. Kahit ano, todo ano siya guys, may mga gamit siya bilang isang welder guys. Ayan. Di pa rin naiiwasan na minsan guys yung mata niya ay natatalsikan niya ng bakal. Yan, lakad medyo malayo guys yung ano niya oh. May time din guys na ano na pag-uwi masakit yung ano mga katawan kasi sa sobrang bigat yung mga bakal guys na binubuhat, mga mabibigat yan guys lalo kung ang wini-welding nila ay sa taas. Yan. Ayan, ako naman guys ay proud na ang asawa ko ay welder. Actually, nung ano, yung mga maliliit pa yung anak ni Gracia Tindugan, ayan yung anak namin ay ano, machinist. Ayan, gumagawa naman siya ng mga dental chair. Ayan, yun nga lang dahil medyo abusado yung amo niyang ano, chikwa. Ayan, medyo abusado, mapangapi sa kapwa. Ayan nga guys. Naisipan niyang magsariling trabaho na lang guys. Ito ang layo-layo pala, grabe. Nilakad niya guys, nilakad. Di ko alam kung gugugo pa ba ako, uwi na ako. Kasi medyo malayo pala. Grabe ito, andito na nga guys. Andun. Grabe guys, ang layo pala. Napakalayo pala. Ayan, nabanggit niya kasi malapit lang daw. Ayan nga guys, ayan, nakarating na siya dito. Dito pala yung workplace niya guys. Ayan nga guys, pagdating ko dito, nagtaka ako, ayan o, kasi, ayan nga guys, sinusundan ko nga siya guys, nagpipintura siya, o nagtaka ako guys, kung ba't nagpipintura siya. Ayan nga.
nga guys. Ano, yung ito kasi ng asawa ko guys, ano to, talaga napaka ano, napakasipag guys. Pag wala kaming project sa sarili naming ano business guys, namamasukan siya guys. Yan, nagpipintura siya guys. Di ko alam kung ba't nagpipintura siya. Kasi welder siya, hindi siya pintor. Yan na nga guys. Sa ano guys, sa tinatayo naming ano, mga paupahan, yung asawa ko ang welder guys. Kaya alam na alam ko na welder talaga siya guys. Isa pa, marami kaming welding machine. Yan, yung mga hindi nga nagagamit, pinaparentahan niya kasi baka masira lang daw. Yan. Ito na nga guys, ayan. Medyo naantig yung aking heart. Maantig yung heart natin guys, yung pag yung mga asawa natin guys ay responsable. Ito nga kasi guys, yung asawa ko, ano to siya guys. Tulad niya, nung gumising siya, hindi niya na ako ginigising kasi alam niya na busy ako sa pag-YouTube. Alam niya na busy ako sa pag-YouTube. Hindi na niya ako ginigising, guys. Siya na yung nagluluto ng baon niya. Baon ng mga anak ko sa school. Ayan, nakaluto na siya, guys. Kakain na lang. Ginising niya lang ako nung ano, sabi niya, malapit na daw siyang umalis. Ayan, kaya gumising na nga ako guys. Ayan na, medyo nakakaantig ng puso. Pag ganito guys, yung mga asawa natin, yung masyadong ano, masyadong mapagmahal sa pamilya guys. Siya naman guys ay ano talaga siya, sobrang sipag. Usapang sipag guys. Ayan, pag walang project sa sarili naming ano, sa sarili naming negosyo, andyan siya sa iba. Kasi may mga kakilala naman siya guys na mga kontraktor. Yan na nga guys. Ayan, nagpipintura siya. Siya naman guys, ano siya, hindi siya mapili sa trabaho. Siya yung taong kahit saan mo, isa lang. Kahit saan mo, kahit gawin mo siyang helper, welder, yung gumagawa pa yan ng mga sasakyan, ano bang tawag doon? Latiro yan guys. Kasi pumasok din yan sa ano, no, sa mga bus station. Bus company guys. Welder siya doon guys, ng mga bus. Ayan, pumasok din yan. Kahit saan mo siya isa lang guys. Wala yan, walang karte-arte sa katawan. Gulang yan ang go. Bukod pa doon guys, ang isa sa napakagandang ano nito, katangian nitong asawa ko, bukod sa ano siya, napaka responsible na ama. Ano siya guys, maasahan ko rin siya sa video. Ayan, sa ano guys, sa pagkakameraman ko guys. Ayan, pag may lakad kami at kasama ko siya, ayan, lagi siyang tagawak ng camera. Yun nga lang, ito guys, yung sinabi niya sa akin isang umaga. Kinausap niya ako guys, sabi niya, hindi kaya nabubudol ka ni YouTube? Sabi ko ba, bakit? Kasi mukhang budol ka na eh. Hindi ka na natutulog, sabi niya guys. Kunti na lang ang tinutulog mo, sabi niya, dahil sa pag-YouTube. Ayan na nga guys, totoo naman guys. Kaya nga puyaters eh. Puyaters, kasi laging puyat. Ayan guys, hindi na rin ako makapagluto sa umaga dahil tulog ako. Ayan, kailangan ko pang yung oras ko ba guys, ayusin. Dahil mukhang may mga bagay akong hindi nagagawa guys. Ayan pala yung pininturahan niya. Ayan, itong ginagawa na to guys ay bodega.
Ito nga pala guys, napakaingay din dito sa trabaho niya. Ayan. Parang yung tinga ko guys, maano, nangati guys sa ano, sa ingay. Grabe, may mga nagja-jackhammer din pala dito. Yan guys, na-videoan ko na rin si Kuya kung paano niya, kung paano siya mag-jackhammer. Yan, dito siya sa labas. Ang ingay-ingay. Yung ganito guys na mga trabaho ay napakahirap. Mabigat na trabaho guys. Pero yung mga sweldo nito guys, ano, hindi ganun mga kalakihan. Yung dito guys sa Metro Manila, yung ano, yung pinakasweldoan ng ano, mga welder. Medyo maliit nga lang guys. Pero kailangan mo rin namang ano, kailangan mong gawin. Mahirap maganap ng trabaho rin. Ito guys, yung ano, yung range ng mga sweldoan ng mga welder dito, 800 to 1,500. 800 to 1,500 yan guys. Yan sa mga welder.